importante yung spirit breaker doon kasi pwede naman niyang gawin doon pag ni-rupture siya, pwede siya mag-ghost roll sa gitna na lang. Hintayin niya lang ang makaka-damage lang naman sa kanya is yung blood right. Pero dahil mayroong papuntang spirit breaker, kailangan niya rin talagang umalis doon. So eto tayo ngayon, the Thunder. Same pa rin yung anilang ban. Chen pa rin ang tatanggalin nila, but the Venomancer will be removed as well. So the Lich is available sa first phase natin. Tingnan natin, also, either team. Next Assassin, banned out by Evil Geniuses. Mm-hmm. Tsaka priority ban talaga nila itong, ano, yung itong Death Prophet o yung Crobelus. Mm-hmm. So EG going for the first pick. Spirit Breaker pa rin. And what about yung ano pare? Yung performance ni Fear nung game 1. Old Man Fear is doing it, pare. I mean, sa Dota, sabi nila, if you're old, you're gone. Oh. Pero Fear is proving na, yun nga. Tingnan natin yung chat natin. Tingnan na batiin naman natin dyan, parang Galps. Pero tama, Adon. Isa yung sa parang, yun nga, di ba, humihina na yung pulso, bumabagal na. And syempre, yung mga new blood, yun talaga yung nagiging popular. Pero Fear, nagmistulan siyang ano, core hero doon. Makikita mo na mga siguro level 17 siya, level 17 din yung katawang niya na core sa kabilang team, and yung fellow supports niya naman na yung mga kalaban naman niya mga support mga level 11, level 12. Sobrang laki ng nakatay sila doon. Nakatay sila ng disparity talaga. Pero ito tayo. By the way, mababati muna po kami paring Cubs, sino bang mga kalupa. Tingnan natin, tingnan. Pero salamat sa mga nakatambay dito. Kasama namin nanonood ngayong hapon. 'Yun. Kapag naayoko ang ganun, lumiliwanag. Siyempre, pare, matik yan. Bagong ahitin yung ulo ko. Let me rephrase that. Bagong shave yung ulo ko. Ayan, may sabi ni JWC Fraginal. Boss Alo, palagay naman na 240 sa resolution para mga multi-twitch ako. Ha, salamat, Boss Alo. Boss Alo daw. Multi-twitch daw. Oh, nope. 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 Si Kaloy, 2017 pa. Shoutout, Boss Pao at Boss Calz dito sa Deparo, North Caloan. Hi, Kaloy. Hello. And si T-Dotes na nasa T-Dotes. London. Uy! May friend daw dun. Mm-hmm. Ex ko actually. May friends pa rin kami. Mm-hmm. Friends pa rin kami. Friends pa rin kami. Pero nandun sila sa London. Tsaka yung family niya nandun. Uy, si Jam 1007, Boss Calves. Pabati sa Prof Kong si Jordan ng DLSU. Hello, Prof. Shout out sa'yo, Prof. Jordan. Pa-shut-up. Pa-shut-up na si Yutnis. Mga boss ko. Snack time. Ay, ito gusto-gusto ko dating ginagawa ko eh. Oh. Sabi ni, hindi yung pangalan niya, Jokerlo 29, snack time while nanonood. Akala ko yung paborito mong ginagawa. Nino ko lang yung snack time habang nanonood. Merienda while watching Dotes, pare. Oh. Sa shoutout na taga Life Homes Pasig, malapit lang yan sa amin. Yun. Sige na to. Ang dami, pare, oh. Madami, oh. Let's see. Ito, mga Abu Dhabi fans natin naalala ko si Ryan 3015. Si Ryan Manny. And, uy, Oroqueta City. Yan, may ano ko sa mga tsahin. Ay, pare, may bagong kasal. Pagkita mo po kila Rolando and Cleo. John Mark and Jamie from San Francisco, California. Bagong sakal. Bagong kasal. Basta sa buhay kasal ng mga bagong, ay, sa mga sakal na tao, ay, mga kasal na tao. Shoutout sa inyo. Lakas mo kagabi nga sa LGD. Oo nga. Q. Galing mo mag-jakiro, ha? Sira ulo si Eric, pare. Kung ano na pinapost, eh. Pero never mind. So, bati na tayo. Si taga Oroqueta City. Oroqueta. Mapag-read daw sana. Tuesday Kids Adidas 1, Bacorat sa Dubai, Solid WXE. Yun, mas solid. Wala, hindi ako yun, guys. Magkapares lang kami ng ulo. Yun lang yun. Nililino okay, ko lang. Okay. Ang galing kasing mag-jack Kiro eh. Kaya, oy, kaya, graduate na tayo dyan. Graduate na tayo dyan. Mag-jackiro. Oo, oh, mag-jackiro. Iba ng hero natin ngayon. Okay. Mm-hmm. Yeah, pero ito, abang magbabasa si Calves ito, tignan lang natin yung nangyayari sa draft natin. So the Thunder, they pick up the Pugna and si Batman, nagbabalik sa ating lineup. So ito yung gusto kong makita sa Thunder, pare. Yung nung game 1 draft, yun yung binanggit natin eh. Medyo defensive yung laro nila simula pa lang eh. Pero now, with the Night Stalker and the Pugna, mas marami silang options here for aggression. Pwede nilang i-agro yung Tori agad. Pwede silang maghanap ng mga lanes na pwede nilang buksan thanks to some aggressive ganks. Yung titignan natin kung magsasaksi. Pero they do remove the IO. Last ban of the second phase naman for the Thunder. Mag-iisip muna sila. Pero Evil Geniuses, same opener pa rin. Grabe nga. Talagang parang pinag-usapan nila ito eh. Going for the Baratrum or Spirit Breaker, then to Jakiro kagad, yung second pick. Talagang mabilisan. Wala nang paligoy-ligoy, direct to the point.
Binili na ka ng go-to hero for now. So pero, habang naghihintay tayo sa Ban ng Thunder, magandang hapon po sa nandyan. From Cardona Rizal, si Boyas Boya, 23. Shoutout sa iyo dyan, bahala sa Cardona. Medyo malayo-layo dyan. At medyo matraffic sa Binangonan. Damang-damang. Ba dun? Oo, oh, pari, damang-damang ko yun noon. Ay, oo, kasi Rizal ka eh. Si, ano, si Eugene027, mga boss, pa-shoutout naman. WXC while pauwi ng bahay. Yan ang tama mong gawin, pare. Ang Dota dapat stress reliever yan. Kapag hindi nagagalit ka na high blood ka, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yan. Number one, kumain ka ng less pork. Pero pangalawa, wag kang high blood pag nagdo-Dota. Yes. Yan. ROTK, captain ng VGJ. No, R. Palabrica, ROTK is the coach of VG Gaming J. Siya ang coach. Yes, he is allowed inside the draft. Kaya nakaupo siya dyan. Oh, kita naman. Ayun yung ano yung change sa ruling din sa ano sa Dota 2 scene, which is pag nasa draft yung coach pwedeng nandun sa loob ng booth kasama ng team. And you know, nakatayo si Fade. 'Di ba? Nakatayo si Fade habang nagda-draft. Hindi siya yung coach. Si ROTK yung coach, guys. Oh, si Lee Works naman, pa-shoutout naman mga boss, suspended klase namin. Uy. Swerte. Bro, Opsi? Sabi nga ni General dito, Rapsi daw. Na. Mukhang General, gustong-gusto lagi suspended klase. Bro, tangin na mo, 23 ka na, wala. Nihina pumapasok, ano ko ba? Bakit wala nang Wombo credits? Boss Alo. Babalik daw sa November. Sabi ni Kuya Nick. Sabi din ni Rain. Sabi ni Rain din. Na-stress yung bot sa PAKA-WC. Ayun lang. Oo. So yun, babalik siya daw sa Nobyembre. Mm-hmm. So sabi ni CJ Karambas, pa-shoutout ko kay Jestera. Jester sa pala, sorry. Jester sa work sa online betting pero talo pa din ng $50. Mabigat-bigat yung pare. Ano pare? Oo. Boss Calves, Boss Pau, shoutout sa pinakamamahal kong babae kay Saley ng San Ildefonso, Bulacan. Teka lang pare, parang iba yung pinashoutout mo nung kanina. Ibang pangalan, parang... Ay, hindi pala... si, di ba, Jess? Ah, hindi. Saley pala yung pangalan. Sige na nga. Kambihan ka namin dyan, pare. Kung ano man yan. Joke lang. Binabagyo kami ni Bag... Uy, wala akong kinalaman dyan. Nandito ako. wala kayong kayang patunayan sa korte. Ito, pare. Sabi ni Edswin, pinalitan po ba ni Fierce si Zai? Yes. Yes. Si Zai is in Optic Game. Optic Dora. Yan ang... Pasok po ba Kerry Brewmaster sa meta ngayon? Yes, actually may mga teams na gumagamit naman ng, particularly in China, ginagamit nila yung Kerry na Brewmaster. Hindi lang yung battle build niya, katulad nung sinasabi mo, yung Drunken Haze pare. Isa pa yun. Grabe yung bago sa Drunken Haze. Sobrang sulit niya na skill. Si Jaman15, pasharot kami, Jam Computer Shop from Lemery, Batangas. Talagang computer shop ba to yung ano, parts ba? Kasi kailangan ko ng memory. Gano'n ka ba? Nang-unbox ka pa, walang yan. Pero, add 1997, ano makukuha sa Wombo Points? May, yung Wombo Points mo, I think you can exchange it for some perks. Stay tuned dyan kasi meron ding bagong Twitch extension. Hintay lang tayo, guys. Chill lang tayo. Last, bago tayo bumalik sa draft. Teka lang, gusto ko to. Ikaw magbasa. Boss Pau at, Boss Calbs at Pau. May liig pa ba si Kuya Nick? gusto ko may trabaho pa ako eh. Ay. Paano kaya sasagutin niyo na may trabaho pa ako? Depende lang kung ano yung nakikita niyo, yun na yun. Ayun. Yun yung pinaka-safe answer doon. Pero yun, pero mamaya na uli ang batihan portion. Balik muna tayo sa laro. Pare, last. SJ Suna. Ha, grabe ka Boss Calls, Boss Pa. Wala po ang iba. Bukas, baka itumba ako. Hindi nga. Saley, iba yung may bumati kay Jessa. Hindi. Saley nga pala. Hindi. Ikaw lang talaga ngayong araw. Totoo yan, siya lang. Joke lang yan. Okay. Pero yan, ito, balik muna tayo sa laro ha, puta. Puro tayo, batian eh. Ito yan, The Thunder. Pick nila Witch Doctor into the Bloodseeker. Sila naman ang BS ngayon. Anong gagawin dito? Pero, yun na nga. Pero may tools pa rin ng EG para. Maganda yung pick nila dun sa Winter Wyvern, pre. Tatlong dragon yan. Oo. Tuminahap nga. Sige na. Tuminahap nga. Sige. Pero ito ngayon, EG, they pick up the clockwork. So, they have the universe hero dyan. Pero right now, Winter Wyvern, ang dami nilang mga mistulang support, ha?
on the side of evil geniuses, titingnan natin kung sino dito yung gagawin nilang totoong core. Bet ko pa rin dito, position 3 na Jack Hero. Position 3, Jack Hero, and then 4 pa rin si Fear, and then itong si Crit here on that Wyvern. Pero right now, I think ang iiging plano ng evil geniuses dito. Apat na pala to? So, okay. Oo nga eh, medyo ano talaga eh. Sorry, mukhang babawiin ko yung sinabi ko. So, tignan natin right now, with EG's draft right now, they have a lot of isolation. They have a lot of isolation here. There, the ice path, they even have the setup for the cogs. The question will be, who will they target on the side of Thunder? VGJ Thunder. And I think the other thing is, the Thunder have a very good lineup against EG in terms of how they can utilize the Nether Ward. Yung Nether Ward hindi madaling habulin for EG. Basta mailagay nila na malayo, mahirap for EG to answer the Nether Ward. Sino papatay doon sa Nether Ward dito sa lineup na to? Ang bagal ng attack speed ng mga hero nila eh. Pero marami rin pang buwisit yung draft ng Evil Geniuses ah. Ice pa, charge. I think the more meta na lineup will be for the Thunder, pero ito the Klinks will be so that's why they're okay picking. okay gets, okay, I get it na rin. Okay, so EG are picking a lot of isolation heroes just to enable yung Klinks pick nila. Si Ishi nagreklamo. Scamas, bakit game 2 na to agad? Yung sa akin bukas mata magsisimula. Shout out kay Ate Ishi. Shout out sa'yo. Sorry, nauna lang yung game namin, mabilis na tapos eh. Ayun. Anyway. Guys, may nagtatanong kung may English ba tayo na caster. Huwag niyo i-bully. Baka na ano lang, naligaw lang. Relax lang kayo. Huwag niyo nang i-bully yan. Dahil ngayon lang wala tayong English na casting ngayon kasi prime time ng Pilipinas. Pero we will in the future also provide English coverage. Just not right now. Okay? So relax lang kayo. Chill lang. Alam mo, magmadali. Welcoming tayo na community. Nagkataon lang na nagtatanong siya. Easy lang kayo. Kami nga, natutuwa pa nga kami nagtatanong. Ito yung sabihin na maglalagay kami ng mga English. Oo. Kung nire-request lang ang mga tao, why not? Okay. Hindi natin bigay. Pero ito na. Alright, ito ngayon. Uy, Ma'am Ishi! Hello? Pwede ba ako dyan? Oo. Pwedeng-pwede. Teka. Pwede ba si Ishi? Gusto daw niya mag-cast si EG. Ay, hindi. Pero fan, ano yung EG fan gay eh. Ayun nga lang. Kasi game 2 na tayo. Game 2 na tayo dito. English na ako. Ayoko ng Tagalog. Ayun, pwede. Pero ito ngayon. Game 2 tayo. On the way here. EG with a commanding game 1. Titignan natin. Can they close it out? Or will VGJ force out a game 3 dito? Kasi mga tinaron mo ang talo, bet. Kahapon, ayaw niya maniwala sa akin eh. Kahapon, so, tumaya sila saan eh? Infamous sila tumaya eh. Ano sabi ko? Narinig niyo sinabi ko kahapon? LGD2-0, di ba? Ano sabi ko? LGD2-0, take me later. Top, ano yung ginawa mo? The other way around. Ang ginawa, ito, kung di niyo narinig yung sabi niya, sabi ko, LGD2-0, take me later. Sabi ko yung kahapon. Ano ginawa mo? Pakisabi mo na? Infamous plus one, CC later. Ayan, infamous plus one, CC. Anyway, nandito na po tayo sa game and we will introduce on the side of the Radiant, you have the Thunder. On the Dire will be Evil Geniuses. Ito. And ito, Fear. Si Fear ngayon ang kakasa sa Winter Wyvern natin, paring Galbs. You have Freeze on the Bloodseeker, Sylar on the AM. Fade will be, I believe, the Night Stalker. Meanwhile, Ayo will pick up the Witch Doctor once more. Then you have, of course, Yang on the off lane with the Pugna. So ito, sa for Evil Geniuses naman. Of course, si Fear playing Winter Wyvern. So male para sa, uy, core na the hero. It's gonna be a mid the hero, buddy. Ayun. Tapos RTZ playing Klinks. Tapos si Universe para sa Clockwork. And Crit playing dun sa, ano, sa hero kanina ni Spirit Fear. Breaker. Spirit Breaker, boys. Ito tayo. Pero titignan natin kung kakayanin nila. Now, the Thunder, they have a more face rush team. So, I think you can thank ROTK for that. A different style from them from Game 1. Kaninang Game 1, they tried to go for that mid-game sort of more emphasis on sustainability.
Now the Thunder, they have access to the AM, they have access to the Pugna, and of course the Bloodseeker. Tignan natin kung kaya nilang i-take advantage. EG, medyo masakit sa ulo yung draft nila. A lot of isolation, however, for them. And so far, it looks like the laning will be actually a little bit in favor nung, for the Thunder in terms of the mid lane matchup dito. But that is still Sumail here. Now he can't go uphill so much. It doesn't matter because he's Sumail apparently. Sumail is Sumail, pare. Pero eto, even EG, they know na ano, may hirapan si Sumail dito once umabot. Pero to may paring pa, may movement tayo dito sa top lane. Naka-charge dito si Crit. Kaso nasa Tori na, kinansel niya na lang kaagad. Grabe, early aggression coming from EG. Then dito sa mid lane, pare, Liquid Fire, Dual Breath. Dual breath lang naman. If level 1 pa lang yan. Ah, sorry. Pero yun yung gagawin niya rito mamaya. Wala pa palang dual, I mean, liquid fire. And here in the top lane, 2v2 so far. Pero naku, masastan. Ayo intercepting the charge in by Crit. Ayun, nga. And Kama still holding his own here. He has hit level 2. Pero this is the hard part for EG's lineup right now. While they have a lot of isolation sa skill set, they still need to get there. And this is not the same kind of game ng game 1 na mas marami silang advantages sa laning stage. So, the Thunder, adjusting the way we wanted them to, parang Cubs. Kailangan nila. Oh, yun yung sabi natin after game 1. Eh. They needed to find more reliable setups. Pero ito ngayon, level 2 for Sumail. Pero mukhang tamang chepi lang. Oh. Alam nilang nandun si Ayo eh. Makikita mo si Sumail took the time there. Nako po! Tumalbog pa and Sumail will fall. Oops, here. Na magic stick. Nagamit pero may ba? But no. Medyo aggressive na aggressive eh. Oo. Ang ganda rin ng timing ni Ayo dun. And in the end, Sumail will be first blooded. Not something that we see all the time here pero big confidence booster there. Veterans move. Well played coming from Fear, denying the bounty rune doon. Na almost na makuha niya ni Fade. Pero Fade still pressuring dito sa top lane. Sa lane ni Arteezy, sa safe lane niya. Pero ayun na naman, idadive doon naman nila. Diyos ko Lord. So eto pa. Hindi nilang inasahan ng Nether Blast. Oh, mahirap din. He was out of range there and he risked getting some tower shots on him. Not to mention na nandun din. Ito na naman si Arthur. Pero yung dalawang support doon, nasa high ground area ng Asian nagkakalibitan lang ng konti. Ooh, charge forward yang mauhuli ba nila, malayo pa si Arthur dito. The stun is there, disarmed ito. Pero now Arctic Burn will not ako, pero nandito si Fade pare. Mahirap, pero wala silang disabled. Wala silang disabled. Yung parang kulang dito sa early game ng EG, yung lockdown. Ang lockdown lang nila is yung Kags. Then, going for the stun na rin, mini-stun nung charge. Pero yun lang. Malamang dito si Sumail, hindi rin mag-kill kagad doon sa Ice Path dahil ipaprioritize yung Dual Breath tsaka yung Liquid Fire. Titignan natin ngayon, Crit going once more into the mid lane. Meanwhile, Sylar farming very steadily here against this Clockwork. Kama. Ikipagsuntukan lang, pero nope, you cannot fight him right now. Sasabog pa dito ngayon, the stun, the silence will go down. Kama, going toe-to-toe against Sumail once more, pero this is the problem in this matchup. You see Sumail, aakit na naman sa lane niya, he's below 50% HP, and this is exactly where the Bloodseeker wants to be. Pero sasapakin na lang niya ng ganyan, wala na siya pakialam. Paulit-ulit na lang yan. Okay, mababa yung HP niya, pero he keeps on getting last hits. So, nare-return din yung damage na umibigay sa kanya. Ito naman, top lane. Depression ng todo ng Thunder. Pares Fade. Sobrang kulit. Ito ngayon, Ayo dropping it on to Fear. The Winter Wyvern falling low here. Pero Ayo, mukhang hahabulin siya ng buong barangay ng Dire. Ito ngayon. Oh! Into the tree line! And no, the ankle breakers. Nagmistulang Gordon Hayward ang EG. And Ayo is out of there. Wala na, naisahan siya dun. I mean, naisahan yung dalawang hero or dalawang player ng EG. Oh no, Sumail might fall here. But oh, excellent dodge to the side there. But no, the move speed is here. Oops, kinamit. Ang ganda naman ng gamit dun. But no, this is Bloodseeker against a natural pusher in the mid lane matchup. Very difficult
Because the moment you go uphill, that just gives more time for the Bloodseeker to chase you down back to your side of the river. Medyo nagpabaya siya dun eh. Kasi alam niya rin nakadidi siya. So, alam mo yun, kinukurot-kurot niya nun si Freeze. Pero ito, nandito na sumil at may charge dito galing kay Creed. Pero nakakancel ng Void coming from Fate. Ang ganda naman ang pasok. TP out agad ang Uya Morito. Wala na, level 6 na kagad dito yung Bloodseeker ni Fade. Samantalang level 4 pa lang si Sumail. Ang hirap ng ano, hirap ng buhay ng EG dito. They need to enable Artur here. Get him to that good mid-game start where meron siyang maraming item dito. And they need more levels on Fear as well to answer etong si Freeze sa mid lane. And, may vision sila dyan pero I think it's too deep kung i-dive pa nila. And parang Carlos ang tanong the entire time, huh? They need to answer this Bloodseeker because this is going to snowball out of control. But while they're doing that, ano ang magiging sagot nila for this AM here? Pero habang nangyayari yun, naku, RTC is dead. The Maledict will pop him. The kill, however, will go to Yang here, the Pugna. And now they don't have anyone defending top lane. Can't have that against a Pugna pick. Pero right now, good thing na rin for EG, hindi nila tinuloy yung pressure pa doon sa top. Pero eto kaso, yun lang, nasa silence pa sila. And Kama would walk out of there. Crit once again. Teleport here by Yang, the offlaner. Oh, sobrang daming damage. Ako, papasok pa ngayon. Etong si Kama, the right clicks, will go down. Mukhang mamamatay ba sila? And ayun, double kill, kill that Nether Blast. Nether Blast value. Double kill for them. They even get the chip on the tower. And Fear does not have the damage to go for a return kill. Alanganin dito yung easy ngayon sa first 6 minutes dito sa game na to. 5-0. Now, VGG Thunder is doing what EG done to them to the first game. Meron na kaka 3K rito. Oh, again, they even have the detection and RTZ is down. Once more, 6-0. Thunder, what is happening to EG in this game? They had, their draft was not something that we expected. I cannot lie. Kaya kanina pa sabi ko, okay, gets ko yung lineup nila, pero I got it. Nung pagdating pa nung final draft, I think it's a little bit too, ano, all over the place. Mm-hmm. And yung isang pick lang nila died in the top lane. The one pick, the clinks, that was the linchpin ng strategy nila. And don't get blinded, guys, sa mga kills na nakukuha dito ng VGJ. Hindi nyo pa nakikita yung AM, just free farming dito sa bottom lane, dito sa Radiant side. Talaga uncontested. So, bahala na kayo dyan. Basta farm lang ako for my core items. Then later on, once I get my items, sasama na ako sa inyong sabakba. Pero ito, Akaz coming from Universe. Oh, boy. Kaya pa nila. The Pugna still alive. Naku, nandito pa. Crit will fall. Yang with the kill there. 4 kills now for the Pugna. More than half of the kills on the game belonging to him. And Sumail will fall as well. Freeze with the kill. This might look like it won't even reach the mid-game. Vici Gaming Thunder. Sobra. Masyadong napalakas. The Thunder. Making ROTK pride. Proud, sorry. Making him proud dito sa laro na to. Just face rushing all of EG. Pero ang kailangan nilang gawin ngayon parang Kaz is to actually convert these kills into objectives. Yes. Yun na lang yung pwedeng gawin dito ng EG since meron silang Jakiro. Then yung clinks naman, kailangan din ng levels niyan. Then of course, items para mag-group up sila to take objectives. Pero right now, hindi pa nila kaya yan. Since na ahead sa levels, then ahead din sa items din dito yung VGJ. So right now, naman sa Sylar dito. Pa 9 minutes, Threads, plus Ring of Hell. Going for the Battle Fury. I like what EG is doing here. The moment na nagkaroon ng 6C Universe, they know that in order to get back into this game, kailangan magkaroon ng level si Fear on the Wyvern. They need that ano, they need that ultimate Arctic Burn commence here in Crit. Trying to control Sylar but no, the blink is just too good for Sylar. Wala pang level 6C to yung Baratrum ni Crit. So RTZ falls once more. This is looking very bad for EG or Evil Geniuses. 9 minutes into this game, 5k gold advantage, 9-0 ang score. Then mapahabol. Ah, naku, hindi pa umabot. Point something seconds difference. Sayang, hindi umabot pero well played coming from Freeze. Escaping that gank na almost pag nag-connect yung malamang patay siya doon.
hirap ng ano, hirap ng landas na tatahakin ng EG dito para makabalik. The first tier 1 will go down here, top lane. Taken down by the Pugnan. You can expect multiple lanes to fall soon enough. We should be getting yung first round ng items natin for the Thunder as they're sitting on a 5k gold lead at 10 minutes into our matchup. Nako, papasok na yun. Nako, Sumail na huli na naman. Nandito ngayon. Sorry. Double silence pa magagamit nila. And sasabog dito ang twin-headed dragon crit. Too late the hero there. Rotations coming out from EG, but once again, their core is already down. Peachy Gaming, the Thunder. So, ano na? Anong gagawin nila rito? Wala nang space si RTZ to farm. Yung top lane, basag na rin. Yung mid lane din, bugbog na. Ano kayong gagawin dito ng Evil Geniuses 2? Titignan mo pare yung net worth natin. Same story as kanina talaga. Hindi nga pare. Top 3 in net worth, all cores of the Thunder. That's how much control ang meron sila sa laro natin. Can EG do? This seems like a much different game from game 1, ha? Universe trying to make the place. And take a look at the Nether Ward. Walang makakuha doon. They finally get on the board. Universe with the kill. Double kill para sa anila. The levels are here. Ayo will die. Arteezy coming in and it's a full 5-man engagement. Arteezy. Double kill para sa anila. The alumni, or sorry, the eldest members in the side of EG managed to take them down. And now the Thunder, bigla silang nabigyan doon, 2k gold lead chopped away, and EG will take the second tower of the game, first tier 1 para sa kanila dito sa gitna. Ito yung replay, check natin guys kung ano yung nangyari. Napakaganda pasok ng Universe to start the engagement. Nandito rin si Crit to follow up, yung charge, then yung Baratro, I mean yung Night Stalker din nabigyan doon. And then RTZ came in, look at those damage bari sa right click sa Witch Doctor. This is the ano, siguro ito na lang yung may expect mo from Universe. Nakikita nila, alam mo guys, sobrang dehado natin. We need to make something happen para makabalik tayo dito. That's 9 unanswered kills. Pero they finally managed to get on the board in a big way. Pero fear na kumahanap siya rito and he needs to get out. But will he explode? Ah! Buhay pa ba? Kapiranggut na lang, pare. Ang ganda naman nung ano doon. Fear immediately using the cold embrace din para may extra siyang regeneration. Pero ito ngayon si Cyler, just continuously farming, perseverance na, going for the two item. Pero nandito si Arthur, is this gonna be enough? Do they have the damage? Oo, makakatakas muna siya doon. They don't have the level, ano ba, they don't have the level 6 on to crit. So Nether Strike not available to keep him in place. Nag-TP out na rin si Cyler. Shoutout kay Campangers. Sabi niya Cyler daw, AM God. Oo. AM God, ano, Warfling God, pero second tier 1 will fall as the Thunder take down tier 1 dito sa gitna. And 4 staff completed for the Pugna. Ang bilis, ang dami nilang options dito, but EG, they do have a lot of options as well for taking objectives. The question is, will they survive an engagement? 4 members of the Thunder trying to engage here in the bottom lane. But it looks like meron ba silang makukuha. Fade is here. Kama will see someone. Magkakakita na. Blood right on to. Nope. Wala siyang mahuhuli doon. But the silence will fall. And ito pa rin. Tinamaan ng paralyzing cast dito si Sumail. At nakita siya ng Night Stalker. Doesn't have TP as well. It looks like Sumail will die one more time. Makikipaglaban na lang. Manlalaban na lang. Ito ngayon. Ang dami niyang ano, skills na binabagsak. And Yang going for the drain. Mabubuhay siya rito. But no. Kaya bang habulin ni Arteezy? Fear is here as well. Universe here as well. Nandito ngayon, Yang will explode finally. Arteezy is on a killing spree. So with all said and done, so one for one exchange, but EG also get the tower out of the deal. Well, good thing nakakuha sila ng kill. Kundi kalungkutan yung para sa Evil Geniuses if they not gotten that kill from the Pugna. Talagang, ano yung pabigat talaga yung buhay. Pero right now, napababa nila yung goal dito 4K. 14 minutes, 12 to 5 mas kanina betlog yan eh. I mean, talagang zero, pero nakabawi sila. Yung choice of words mo, doon ka talaga pumunta, no? Betlog. Okay, alright. Yun lang, wala lang. Pointing that out. Okay. Alright, balik tayo sa ating ball game kayo. Sa lahat ang pwede mong piliin na word. Yun yung pinili mong word. Just me, oh. Ano yung maraming pera yan? Sorry. Okay, alright. Okay. Shout out kay Professional stream. Yes.
We are. Pero ito pa rin yung tanong, Sylar is still uncontested in terms of farm and sobrang laban na niya, 300 gold into that Battle Fury. And since he's top of the net worth chart, pare, sobrang aakit pa yan. Pero ito, nag-group up na naman yung EJ dito sa Radiant Jungle. Iba na rin, nakatambay sila rito. Naku po, pero, Sumaila, dito yung paniki. Na nakita ng Batman dito si Sumail. At naspatan na rin siya rito ng range creep ng Radiant side. Pero ito, Fade, trying to still go on the aggressive side of things. Ah, oh, dito, my God, crippling fear. The silence is here. Nightstalker yan, sir. They're going to pull out a lot. TV. Ako po, Arctic Burn. Ako, papasok na ngayon. Si Crit, mahahabol ba niya? Eto ngayon, may level 6 na rin. Can they control? Ayo is here. Counter-engage by the Thunder. At mapapaback niya dito ang Spirit Breaker. Pero nandito, Sumail, making the moves, making the plays. Bloodright is here, however. The rest of VG Gaming JN are easy now. Right click, ano naman sila rito, Kama. Mapapaback niya, the level 11 against the level 10 Clinks. And Yang is going back as well. Somehow, EG are fighting off the Thunder with all of their advantages. You can see na Sylar, aggressive ni nag-blink in para sa mukha ni Arthur dun. Pero si Arthur nag-stand lang ng ground niya eh. Nakipagpalitan siya ng right click dun eh. Pero grabe, no? Nakita mo yung damage ni Arkeezy for this stage ng game. 16 minutes, pero nakakapalag-palag pa siya. Oh no, Sylar with a double damage rune. And if you're charging towards him, mukhang mapapabaka ng the oras dito. Pero nandito pa rin, ha? They want this AM here, pero no, they're going to back away. Masyado na siya malayo here. At eto tayo ngayon. Pero si Ayo rito, nakaspot lang sa kanyang AM. Just securing the safe safety lang. At nag-drop ng defensive ward dito sa mid lane. Just beneath the Asian side. Ayun na, Battle Fury na boys going for the Manta. Ayun. All things considered, parang Calzal, yung sobrang laki ng advantage kanina ng Thunder, medyo naging loose yung paglaro nila. I mean, I think naiintindihan nila eh. Ang win condition natin dito is si Sylar pa rin talaga. He's been flash farming all over the map. Hindi siya napipigilan. So alam nila na yun talaga yung magpapanalo mamaya. Sinong pipigil kay Sylar? But the question still stands. They didn't need to play as sloppy as they did. And EG should be out of this game by this point. Pero somehow they're still in it. That's very true. The fight will continue. Medyo nakabawi sila dun nung nakaubos sila. Pero ito, ginawa na naman nila si Sumail dito. Sumail, nako, silent sub. Malalife train siya dito. Oh Yang. Sobrang lakas ng damage niya. And using that ultimate. And Sylar now in the middle of the fight. Ayo. Almost falling here. But a full retreat for EG. Naku. May dust kasi yan, guys. Naku, yun ang problema. Arteezy will fall here. Sasabog siya doon. Kanyang rin yung mana void. Yun lang. Nabigyan sila doon. Two heroes down. Which is yung Jakiro and yung Clinks ni Arteezy. Two core heroes ng EG. Nabigyan doon. At zero kills coming from... walang napitas dito sa VGJ. 6k kagad, matik. Pagkakuha, instantly 1k na dagdag sa gold advantage nila. Akala ko mag-a-arrest na rin sila, pero hindi pa pala. Still back to the farming game. Hindi ko lang rin alam kung bakit ayaw pa nilang mag-arrest. They know that they... They can. They could have gone for the arrest. Given na meron na silang SNY, they have the Battle Fury. So they do have some amount of damage there. Pero siguro they didn't feel confident with the short na death timer pa rin on the Clinks. Pero because of that, no objectives will change there despite them taking down the core heroes of EG. Pero yung two difference ng position 1 players ng both teams, ang laki ng kalamangan dito ni Sylar from... pero kasi Splash Farming Hero, lalo na naka-Battle Fury yan. And I think hindi mo naman talaga may expect na Arteezy will have a bigger no, GPM in this course. Game. He's a Clinks up against an AM. Ito makikita nila, ang ganda ng pasok. Ayan, surprise! Here we go! Ngayon, at ang labanan. And Kama will fall here. At not the kind of surprise you want to teleport into. But they do get an important pick. Oh, Bloodseeker yan ni Freeze. And they are, ang pinakamaganda dun paring Calves, they're on a good position here to pressure itong Torre naman dito sa top lane. Kakasabi mo lang, ginagawa na nga nila kagad. Oo. Sandali lang yan. Sandali lang yan. It's two core heroes na malakas kumuha ng objective. And despite having the Pugna in their lineup, the Thunder are actually trailing in terms of objectives, parang Cubs.
kita naman natin. Meron pang one. Okay, may tier 1 tower pa rito yung Evil Geniuses, which is yung nasa bottom lane. Yeah, like you said, parang pa, no? Considering may pug na sila. Pero kasi nag-focus sila sa pick-offs, eh, no? Oo. Team fight, palag kung palag, eh. Ganyan yung nangyari kanina. I think the Vici Gaming, Jay, I think naintindihan nila na yung nga. Si Sylar nga yung win con natin. Pero I think nasobrahan. Kasi meron naman silang early game advantage. They could have pressed that forward, taken the bottom tier 1 more aggressively instead of makikipag-team fight sila ng medyo dehado. Dahil alam nila, okay, kampante tayo, may Sylar naman tayo. Eh. Yun nga, yun lamang sila. Pwede sila mag-group up, eh, no? Para tuloy-tuloy na lang yun, eh. I mean, you have the Nether Blast. And nakita natin yung engage yun na kahit naku, natalo ito, sila. Ito, parang po, may nangyayari dito. Hinahabol nila rito si Yang. Oh, meron silang defusal. Makikita mo, gagamitin yeah. agad. Hindi ka pwede magtago dyan, boy. Pero nandito na rin si Sylar. Makikipaglaban ba? The Ice Bat is there, pero sasabog muna. RTZ is down. Ayo, picking up the kill there in EG. Now they need to retreat. All of Vici Gaming J engaging on this position. Pero nandito, Universe coming in from the side. Fade will die here. The silence, the blood right will catch. But it's 2-for-1 exchange right now. And the Thunder. Hindi pa rin nila kaya makipaglaban dito. Despite having such a big advantage, Sylar will go instead for the farming route in the mid lane. While Kama, together with his support, itong Witch Doctor, will try and defend here. Pero EG, they have more than enough to try and take this tower. Paano ito? Ang ganda na yung pasok ni Universe doon just to secure another kill for that VGJ hero, which is yung Night Stalker niya. Pero ito naman, RTZ din, na falls down din doon. Sayang din. Talaga pag namamatay sa RTZ, talaga tigil farm din eh. Pero again, like sabi nga ni paring Pau dito, ito yung replay, ay yung kaganapan kanina. Tumagal si RTZ doon. Kaya napablink out si Sylar. Tapos ito namang atong Balanar, pinilit kunin dito si Somail. Pero nandito si Universe to back his buddy. Ito, yun nga, makukuha nila rito yung kill sa Night Stalker. Well played coming from EJ. Nakita mo yung decision making doon in Sylar. Napakamot siya. Napakamot siya doon. Oh. Ano siya, kampante na siya. Meron na akong ghost, meron na akong ethereal form eh. May ethereal form ako. Ay, meron na pala sila. Ay, defusal. Pero we have another post. Nako, disconnection here by EG. So while nire-resolve muna yan, balik muna tayo sa ating caster camp. Pero ito tayo ngayon. Check tayo dito. Pug na ismising. Oo. Ito, makita nyo si Young there. Medyo talaga masakit sa ulo yung ano yung pug na niya. So, naka-ether lens na rin to. Kaya yung range ng... life drain niya, kasi sobrang haba rin. Oh, kasi may breakpoint din niya, hindi siya mabibreak pag umalis ka na. Hindi siya ganun kabilis. Pero, eto magbabalik na tayo. I think na-resolve na nila yung disconnection. Something with the Steam client lang siguro. Back in the game. Eto na, balik na tayo sa game guys. So si RTZ opting going opting for the medallion. Siguro solar request yung plano niya. Pero dapat kanina pa nila yes. ginawa ito eh. Ito yung sinasabi ko. This should have been... And up 10 minutes, like, or naman 10 minutes, mga siguro 5. Hindi kasi pinili nila, sige, palag tayo, lamang tayo eh. Pero, may paglaban tayo na nga pa tayo, okay lang. Hindi mo naman kailangan. Saglit lang yung Roshan sa kanila, oh. Pero okay, finally they go for the Roshan and Vici Gaming J take it. Sylar, taking the Aegis. And, pero EG ang ganda rin naman, in fairness, ang ganda rin ng ginawa ng EG dito. Alam nilang hindi nila kayang i-contest yun, so they go for the push instead. They take down the tier 2 tower dito sa baba. So that's going to open up itong buong lane na to for pressure against the Thunder. Pero right now, Vici Gaming J also going for a tier 2 of their own in the top lane. Pero, that's the Universe. Blade melt into 4 staff. Medyo okay na rin yan sa team fight. Medyo may pwede na siya mag-out pag nag-hook in siya. Pero ito may chinacharge na naman dito. Pero na-cancel niya na TP out din yung chinacharge ng hero. Then again, we have 3 heroes for VGJ roaming around dito sa Dire Jungle. Same goes for EG. Nakatambay rin sila rito. Looking for mga nakatambay sa jungle pero wala na sila makikita dyan since na nag-disengage na rin dito yung VGJ. Samantalang si RTZ going BKB. For BKB. Okay. BKB yung kasi kanina punitsi. Punitsi. Oh. Ayaw niyang matamaan siya nung mana void plus nung... kahit anong skill from the paralyzing cast. Paralyzing cast. So, Malidik. Kahit yung void actually, especially pag nag-run out yung ulti niya. May medyo talagang mababa yung HP pool ng Klinks eh, pero
Ito tayo ngayon, VG Gaming J will go for the retreat right now. Farming up lang muna sila. Yun jungle, when you pick up important items, well, EG will farm as a team. Tapos RTC taking out the Asian stocks dito. At sama-sama jutsu sila, knowing na merong Aegis of Immortal yung AM nila, which is si Ylar. Kaya hintayin lang nila mag-expire. Ganun din naman ginagawa rito ng DGJ. Instead of going for the objectives, ang objective nila ngayon is just to farm. Which is weird kasi sila yung merong Aegis eh. With the Aegis, kaya naman nilang mang-pressure muna ng... Kasi apat na lang sila. Oo, kasi EG ayaw nila makipaglaban ngayon. Kalaban nila is a Pugna and then of course a very very farmed AM with an Aegis. Eto, this is Narinig the right play. Vici Gaming J going for a smoke play here, taking full advantage of the fact that they have a level 20 AM with the Aegis. Blink forward Eto. For Vici Gaming J. Will they find RTC? Nandito na. Nakita niya. RTC sees them from the low ground. Darkness will be committed here. The Thunder trying to make this worth it for them. Pero mukhang push na lang muna ang kailangan makukuha dito, which is not bad pa rin. Pero ito ngayon. Yan talaga yung dapat. Blink in siya doon. Blink in, makuhuli siya. Sumail. With the ice pan. At ito may nether ward din nila pag dito. Crit coming in from the south. At mukhang taxi lang muna yan. May makakita sa kanya. However, itutuloy ba nila, no? Crit, kakaliwa muna. Fade is here now. Sylar jumping forward. He will be stunned up. Kama dropping in the blood right on three. Mamamatay na si Crit. And now, mamamatay na rin si RTZ. They no longer have the damage here. Oh my God! Ang ganda na pagkakakala. Winter's Curse. Winter's Curse, however, trying to go for it. But no, Sylar cannot be stopped here. Freeze the rest of the Thunder. Going for more kills here. Blink forward once again. Sylar now on the double kill. Disarmed. Stunned up. Maledicent Universe will fall. Kaya pa ba? May pasok pa ba sila rito? Ito ngayon, Sylar. Or Yang, sorry. Full five-man wipe. EG is down. Now, kayang-kaya silang akyatin ng Thunder. Nako, hindi maganda to for evil geniuses. And right now, VGJ pressuring the tier 3 tower. Ito na, pasasabugin nila. Easy breezy. Masyadong mabilis kumuha ng objective ng Thunder ngayon. They have that room na sobrang laan yung value ng Nether Blast against these structures. Nagtira pa sila ng sukle, ha? Hindi ba nila, hindi ba nila inubos yung tore? Ay, pero nandito si Crit charging this Pugna. Alright, what's the plan? What's the plan? Okay. Alright, may ipaglaban sila against Yang. They get that pick off here. So, EG, that was the plan. Yeah, taking out the Pugna. Pero ito, charge na naman agad. Okay. Charge na naman agad. Ito. Ito agad. Kama, the silence will explode here. Ayo, however, mamamatay siya dito. But RTZ going to be hit by Sylar. Sylar now. Sino pang makakapigil sa kanya? May Aegis of Immortal pa yan, guys. So may second life pa siya kung sakasakali. But they will back away. EG, they managed to find two revenge kills there. But the damage already has been done. Exposed na ang kanilang shrines. They're lacking one melee racks in the mid lane. So ito, makikita natin dito, almost pa-abyssal na rin pala rito si si Sylar with his anti-mage. Shoutout uli kay Kempangers. Kanina niya pa sinasabi yan eh. AM god daw si Sylar. Pero si Fear with the Glimmer Cape, kanina pa yung may Glimmer Cape. Talagang ano eh, hirap dito yung EG. Ito, tingnan natin. Right EG. Now. They look like they could have gotten back in the game when the Thunder played a little bit more passively than they needed to be. Pero now, narinig tayo. Sylar flexing his muscles. Parang naisip niya rin siguro, eka, di ba ang dami kong pera? Bakit? Ano pa iniintay natin? Ayun, and they finally found the timing and they made EG bleed for it. It wasn't blue. In fact, it was red with some building structures in the ground. Pero ngayon, EG, kailangan nila maghanap ng ano, kailangan nila maghanap ng space here. They need to push out these waves. Dahil the more that these waves are pushing near their towers, mahihirapan sila ng comeback. Naku po na, nandito pa si Fade. And now, the rest of the Thunder are here. Universe, using the force staff to get out of range, but he will be ruptured up as Fade is here. Nilakad na lang yung rupture. Nilakad na lang yung rupture. He's gonna be a sumubo dead na lang. Sinubo ang padar ng bataan.
Mahirap din dito parang Calves. While they have a Klinks na pwedeng mag-split push, he's not built for split pushing ngayon. He went for that early defusal into the BKB, so medyo committed na siya doon. He doesn't have the time to get the travel or the maelstrom to try and split push and break apart the Thunder every time na pupunta sila into this death ball. Pero still, VGJ continuously pressuring dito. Yung pinipressure nila tuloy-tuloy lang yung EG. Eh, nag-group up na naman sila. Silent flexing his muscles nandito ngayon. May kaya ba nilang mag-drop ng ultimate niya dito? The silence, sobrang tagal! Nandito pa rin! And that could have been a turnaround for them. Sylar with the gem as well. Sayang yung BKB ni Arthur dun. Ang nangyari, nag-BKB na din. Nagtakbuhan na kaagad itong VGJ. And habang nangyayari yon, the Thunder also take down the tier 2000. Walang split push dito yung ano, yung wala, easy. Oh, mahirap i-break apart yung death ball ng Thunder dito. Pinalagan nila tong Latiga. Pinalagan nila, alam nilang wala siyang mana. BKB will be committed. And nandito, hook from downtown universe, but he needs the 4-stop away. Fade, however, nasa kalagitnaan. Mamatay ba siya? But yang coming in from the south, Sylar as well. Mega kill now, 40 AM. Sasabog ba rito? At ito ngayon, Sumail. Cold embrace para sa kanila. Sylar going into the bot. No, but na? Sasabog ba? Oh. Wala na. EG calls it. GG na. Taking out two. And the Thunder. Forcing a game three. EG. A bit of an ambitious draft. Mm-hmm. Working against them. Parang kanina. Speaking Jahiro to Winter Wyvern. Plus may clockwork. Yeah, oo. Medyo ano, medyo... Then opting to go for a core na Klinks. Mm-hmm. Hindi siya nag-workout sa laning phase. Talagang napaka-fragile nila nung laning phase. I think that was a very clear case ng outdraft talaga kung titignan mo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yeah. I think they had an okay plan nung panimula nila eh. Okay, pwede natin gawing core yung Jahiro ulit. Okay, meron tayong nakita sa kabilang side. Pwede tayong mag-Winter Wyvern. Pero pagdating nila doon, parang, okay, wala tayong late game scaling. If we fall behind, we stay behind. Mm-hmm. Sa ganitong ano, sa ganitong lineup. And then, finally, nakita nila, okay, may AM sa kabila. May Pugna sa kabila. Okay, kailangan natin magkaroon ng clockwork. Bakit? Kasi kailangan natin mapatay yung Pugna somehow. Pero because ang sobrang liit na nung ano nung option sila for a late game comeback, yung Klinks na lang yung pwede nilang kunin na carry, some defusal carrier. Pero in the end. So ito, nasa cliffhanger tayo guys. 1-1 ang score. Nakabawi dito yung VGJ. So let's see kung sino makakuha dito sa series na to when we come back guys. Stay tuned lang kayo. Hey guys, over here at the All-Star Weekend, and I want to remind you, do not forget to watch twitch.tv/WomboXCombo, the actual people from Manila. English casters, no hype, all suck. These guys know what they're doing. So go over that and watch them. Woo! Hi guys, ako nga pala si Kuko ng TNC. Lagi niyong panoorin ang Wombo Combo kasi kinakas nila lagi yung Pinoy. Support Philippine team, support Philippine stream. Hey guys, this is Pinabana. Don't forget to watch twitch.tv, Wombo X Combo. Bye! Sup? You don't know me. I'm a really, really crap caster. But hello to everyone at Wombo X Combo. Hey, it's Merlini. Keep on watching Wombo X Combo on Twitch.